Good morning! Ako po si Doc Jing Baladad from Kulasi, Antique. Pero tubong Las Piñas po ako. At ito po ang aking pamilya. Ito po ang aking buhay. Sila po ang dahilan kung bakit po ako gumigising araw-araw. At sila po ang dahilan kung bakit po nagpapakasipag ako para may bigyan sila ng magandang buhay. At sila din po ang dahilan kung bakit nakatayo po ako sa inyong harapan ngayon. And this is my story. Ako po yan. So, 1994 po, nung gumraduate po ako bilang sa pagdodoktor sa UP College of Medicine. Tama po, UP. Tulad po ni Sir John, University of Perpetual. Binyan nga lang po kami. At doon ko po nakilala ang aking forever, si Doc Bing. 1998 po, naging municipal health officer po ako sa Caluya, Antique. Sa lugar po nila doktora yon, island municipality po siya na sa pagitan ng Mindoro at ng Panay Island. 12 years po akong nagserbisyo doon. Wala po akong alam gawin kundi manggamot. As makikita nyo po dyan. Kaya hindi ko po akalain na makakasali po ako sa AIM Global Networking Business. Kasi po kami mga doktor, hindi naman po kami basta maniniwala sa mga ganyan. Unang-una po, hindi naman po tinuro sa medical school yan eh. Pangalawa po, pag inoferan kami, sasabihin tungkol sa health. Eh sino ba may authority sa health? Di ba kami, mga doktor? Kaya nga po mayayabang kami. Sila lang pala. Mayayabang sila, hindi naman lahat. Kasi mataas ang pinag-aralan. Kaya po pag nagsabi kayo ng tungkol sa health, hindi po kami basta-basta maniniwala. Pag sinabihan nyo naman po kami na malaki ang kitaan dito, sorry, marami akong pera. At sasabihin nyo naman na free travel dito, kaya ko pong bumiyahe at na magbayad. Kaya po, kung before 2009 na-introduce sa akin AIM Global, sigurado po, hindi ko ito papansinin. Kasi po, komportable na po ang buhay namin noon. Kaya lang po, may mga dahilan ang Diyos, may mga pangyayari na hindi natin maintindihan. Kaya doon po nangyari na bumukas ang isip ko sa tinatawag kong divine intervention. Kasi po, 2009, nagsimula pong mawala lahat kung ano ang meron ako. Lahat-lahat po. At nagkanda utang-utang po kami, umabot po sa kulang-kulang na 5 million ang utang namin. So sinasabi ko nga, posibleng paraan ito ng Diyos para sabihin sa amin na hinahanda ko lang kayo sa mas magandang buhay at hinahanda ko kayo sa mas malaking misyon na gagawin nyo sa buhay nyo. So pagdating 2009 po, taghirap na po kami, kumapit lang po kami sa Diyos. Lagi ko po lang po naiisip ang Jeremiah 29. Ang sabi po doon, "For I have plans to prosper you," declares the Lord. "Plans to prosper you and to give you hope and prosperity." Parang ganun po, hindi ko masyadong memorize. Pero ganun po ang tema noon. So, come to me and I will listen to you. Yun po, pinahawakan ko po yun. Since 2029 hanggang 2015, kung saan po na-introduce na sa amin ang AIM Global. So, sinagot po ni Lord ang aming dasal sa pamamagitan ng AIM Global. So, meron po kaming kaibigan na nagbigay sa amin 3 global packages. 7,980 po yun that time. Tiglilimang C24-7 ang laman po noon. Hindi naman po kami makatanggi kasi siya po yung pari nagkasal sa amin. Sabi niya sa amin, malaki maitutulong nito sa inyo at malaki maitutulong nito sa mga pasyente niyo. Bayaran niyo na lang anytime. Pag alis niya, nakibit-balikat kami ni doktora kasi ayaw namin ng negosyo eh. Galing nga kami sa failed business. Pero after 5 days po, nagbago lahat kasi namatay po yung pari na yun. Kaya no choice kami ni doktora, kundi pag-aralan. Yung C24-7, kung ano ba ito. Hindi naman namin basta pwedeng ireseta kasi wala nga kaming kaalam-alam tungkol dito. Hindi po kami na OPP, walang product, walang tungkol sa kitaan. No? So, talagang wala kaming idea about C24-7. So, more than a year po namin itong pinag-aralan. Almost a year po, pinag-aralan namin.
At nalulula po kami sa nakikita namin na ingredients na kung ano ang pwedeng ibigay ng C24 sa katawan natin. So ang ginawa po namin ito, tinry ko muna, sinubukan ko muna. Ako po, isa po akong kidney stone former. Year 2000, na-laser na po ako. Ang dami ko na pong ininom ng mga gamot, ng mga synthetic, pero hindi naman po compatible sa katawan ko, kaya hindi ko po naihi, hindi po natunaw. So pagdating ng year 2000, na-laser po ako. So sabi ko, that time, 2015, meron po akong kidney stones, left and right. So, 1.8 centimeter, 1.7 centimeter. Imposible na pong lumabas yan, kailangan na pong laserin ulit. So normal naman po ang creatinine ko, kaya nag-take po ako ng C24 at Vida Juice. So after 2 months, po ng pag-inom ko ng Vida Juice at C24, lumabas po sa ihi yung aking kidney stones. Pero hindi po yan yun. Huwag po kayo excited. Hindi po yan. The next day, nagpa-ultrasound po ako para makita kung may sugat o may gasgas yung dinaanan ng bato. Nagulat yung kaibigan kong doktor. Sabi niya, Dok, wala na yung bato dito pero walang trace ng dinaanan. So ibig sabihin, walang sugat, walang gasgas. So, sabi niya, ang galing nung ininom mo. Pero hindi pa rin po ako naniwala kasi negative pa po ako that time. Sabi ko, chamba lang. Bakit hindi natanggal yung sa kanan? So, uminom ulit ako ng C24 tsaka Vida Juice. After 2 months, eto na po yun. Yan, pwede nung palakpakan. Yan na po yun. So, ang ginawa ko po, kinuha ko po sa bowl. Hinugasan ko po, nilagay ko po sa lalagyan. At hanggang ngayon po, sana nandito. Ito po, hawak-hawak ko pa po. So ito po ang pinapakita ko sa mga pasyente ko na may mga kidney stones. So mamaya, pwede nyo pong tingnan. Huwag nyo lang pong titikman. Okay po? Actually, sigabi ko nga, siguro kaya nadidelay yung shooting ng Darna kasi hinahanap nila yung mahiwagang bato. Hindi nila alam na sa akin. Ang mahiwagang bato ni Jing. Okay? Kapatid naman ni Doktora, gallbladder stones, multiple gallbladder stone. Sabi ng doktor, inumin mo ito after 2 months. Bumalik ka pag hindi natunaw o operahan namin. Sabi namin, yung iniinom mo na gamot, sa practice namin hindi naman natutunaw yan. So dagdagan mo ng C24 at Vida Juice drink. So after 2 months, bumalik siya sa doktor. Bad news po. Bad news sa doktor kasi wala siyang operahan. Natunaw po lahat. First time po, ang tagal ko pong doktor, first experience ko po na matanggal. Matunaw po ang gallbladder stones. So, sumunod naman po yung father ni doktora na napakaraming sakit. Every week, tawag po ng tawag sa amin yon kung anong pwedeng inumin sa sakit niya. Pero nung sinimulan namin bigyan ng AIM Global Products, ngayon po tumatawag po. Hindi na po dahil sa sakit, wala na pong supply. Padalan nyo na ako, wala na akong stock. At ang malupit po nito, yung mother-in-law ko po, mother ni doktora, nagkaroon po ng sakit. December 2015, tandang-tanda ko po yan. Nagkaroon po siya ng sakit na hindi ma-explain. Pinatingnan na po sa lahat ng espesyalista ng medisina, espesyalista ng albularyo, espesyalista ng espiritista, ng mga faith healers. Wala po, hindi ma-trace kung anong sakit. So ang nangyari sa kanya, unti-unti siya namamatay. Basko po yun ng December 2015. Pinatawag niya kami lahat ng pamilya, nag-iiyakan po kami doon. Ang sabi niya, balamang ito na ang last Christmas natin, magkakasama. So hindi po kami pumayag. Pinainom po namin siya ng C24/7 at nasundan po ng Colidus at Restore Life. So unti-unti po na lumakas si nanay at hanggang sa makarecover siya. So ang maganda po nito, tuloy-tuloy po. Later on nalaman ang sakit niya SLE. Lupus po, ibig sabihin, autoimmune disease po yun na hindi po natatanggal sa loob ng katawan. Kaya po si nanay ngayon, normal na normal dahil po sa iniinom niya ng mga health supplements natin na nagpapalakas ng ating immune system. Sa katunayan po, 2017, kinasal po ulit sila ni tatay. 58th golden anniversary po. Wala pong saklayan, walang tungkod, walang wheelchair. Buhay na buhay po sila. 84 years old na po si tatay, 77 si nanay. Very much alive po sila. So doon na po ako nainganyo.
bumilip na po ako sa ating mga supplements. Kaya po sabi ko, isasama ko na po siya sa reseta namin. At maganda po nito, nakita po doon sa PPD. No? Nandun po, nakasulat lahat ng ating supplements. Yung PPD po, directory po namin mga doktor yan. Kung ano pong nakasulat doon, yun lang po ang pwede namin i-reseta legally. Lahat po ng supplements natin, nandun po. At pagdating po ng March 2016, nagkaroon na po kami ni doktora na sarili naming private clinic. So ito po yan, kami po hindi taga dyan. Dayo lang po kami dyan. Marami din po mga doktor dyan, may mga private clinics. Meron din pong hospital, may health center. Pero po, magtataka kayo bakit yung mga pasyente. Ganito po ang setup sa bahay namin, sa clinic namin. Araw-araw po yan, para pong piyesta. So makikita nyo po, dahil po, kaya po kami sumikat dyan dahil sa AIM Global Products. Sinasabi nila na doon kayo pumunta kay Baladad Medical Clinic kasi meron silang nire-reseta doon na magic. Ito po yun. So usually, ito po ang setup. Dalawa kami ni doktora na nag-check up. So ito po yung mga pasyente namin na nagpasikat sa amin. Hindi ko na po iisa-isayin. Kasi po, baka mid-year na po. Hindi pa po ako tapos magsalita dito. Konti lang po. So ito po yung aming mga pasyente na mga uncontrolled hypertension, uncontrolled diabetes, at kung ano-ano po pong mga sakit na halos sumuko na sa buhay. Pero dahil sa pag-inom ng mga AIM Global Products, 1 month, 2 months po, nag-normal po lahat ng laboratories. So nagpa-member po sila para po maka-discount lang po yan. Ito po naman, ibang makasyente namin, ito po malakas po yung impact. Dramatic po talaga ito. Number one po, 69 years old po yan, diabetic patient. Every 2 to 3 months, halos inooperahan po yan dahil sa complications. So ito po, Swiss national na nakapag-asawa ng Pinay. Dito na po sila nag-stay sa Antique. At every 2 to 3 months nga po, inooperahan. Desperado na po yung asawa, kaya lumapit sa amin. Nakita po namin yung mga laboratory, so pwede po kami, nagbigay po kami ng C24 ng Colidus at Restore Life. In 3 weeks time, kailangan siyang operahan. So, 3 weeks lang po niya ininom. After 3 weeks po, pagdating po ng hospital, sabi ng doktor sa kanya, hindi ka na kailangan operahan kasi normal lahat ng laboratories mo. At ang maganda po nito, dahil po nagprepara sila ng pera na hindi naman operahan, ang ginawa ng asawa, ibinili po ng 15 packages. Kasi po, bahay po nila, mansion. Kaya lang po, hindi kayo makapasok doon kasi nga irritable yung asawa. Pero nung gumaling na po, everybody welcome na. Tapos at the same time po, lagi po na po siya nakikita lumalabas, bit-bit yung aso. So nagtataka yung mga kapitbahay, anong ininom niyan? So pag sinera ni Mrs. Good, 90% po pay-in. Ganun po kalupit yan. Ito pong next patients natin, yung nasa ilalim po, na babae, 45 years old po yan, leukemia patient po yan, stage 4. Dinadasalan na po yan. Every week, pinupuntahan ng pastor. Totoo po yan. Pero dahil halos magkalapit na bahay lang po sila ni Mrs. Good, sineran niya. Yung ininom niyan, actually, hindi C24. Complete po yan, tsaka vida. After 1 week ng pag-inom, sabi niya, lumabas, puro itim. Ang dami. Pagdating ng second week, nakakaupo na siya. Pagdating ng third week, naglalaba na. Pagdating ng fourth week, gumagala na po sa bayan. Yung mga tao natatakot sa kanya, multo. Kasi inahawakan siya talaga. No? Ngayon po, 2 years na po namin inaalagaan yan. Until now, regular po na nagpapacheck sa kanyang hematologist. At wala pong trace ng leukemia na nakikita. Yung isa patient po natin, yung lalaki. 40 years old po yan. May brainstem tumor, glioma. Yung glioma po, very invasive po yan. Sabi ng doktor sa kanila dito sa Manila, wala nang pag-asa yan. Hindi naman pwedeng operahan, useless ang chemo, useless ang radio. So iuwi na, dasalan na lang at hintayin. So wala nang tumatanggap sa kanila ng ospital. Nung dinala po sa akin yan, hindi na po nakakakita at hindi na po nakakalakad. Pero after 2 weeks po, ng pag-inom ng C24, Colidus at Vida po, after 2 weeks, nakakita. After one month po, naglakad na po. Tapos at the same time, ngayon po, nagtatrabaho po siya. No?
Walang makitang trace ng sakit. Yung huli po, isa itong ating pasyente, multiple breast mass po yan. Multiple breast mass na tinatawag, tatlong beses po nagpunta sa akin yan. Tawag ko po dyan, crying lady. Kasi po, pagpupunta yan, sumisingit po, nakita niyo ang dami ng pasyente kanina, sumisingit po yan, tumatayo sa harap ko, sasabihin niya, Dok, hawakan mo dede ko. Totoo po, tatlong beses lang po nagpunta yan sa akin. Noona, napakatigas ng dede. Multiple breast mass po yan eh. Pangalawa po, lumambot na po. Yung pangatlo naman po, wala na akong makapa na bukol. So ganun po kalupit yung ate. Actually, ang ininom po niyan, complete at vida. So ayaw na po niya na magpamamogram ulit. Hanggang ngayon, inom pa rin siyang inom ng complete. At the same time, ang nakakatawa nga po dyan, pagpupunta siya, sabi niya, Dok, hawakan mo dede ko. Eh nagkakataon po may mga pasyente po kong mga lalaki doon. So yung mga lalaki napapakagat. Parang gusto sabihin na, Dok, pwedeng ako rin. Ito po yung pinakamalapit na ating pasyente. 30 years old po ito na stroke. 4 days na po itong comatose. Sabi ng doktor sa kanila, kailangan siyang maoperahan. Kung hindi, mamamatay. Tinanong nila yung doktor kung may assurance ba na mabubuhay, wala daw. So desperado sila, ayaw nilang paoperahan. Tinawagan po kami, tinext po kami. Nung time po yan, nasa Maldives po kami. So nagbabakasyon kami doon, pero nagpapasyente kami. No? Sabi niya, kung ano daw pwedeng maitulong. Sabi namin, yung Vida Juice, yung C24, tsaka yung Colidus, buksan, pagsamasamahin, i-dropper. Kaya lang hindi po matolerate ng pasyente. Kaya ang ginawa namin, sabi ko, tingnan mo yung feeding. After umalis yung nurse, ibuhos mo dun sa tubo. Kinabukasan po, gising po ang pasyente. Kahit po yung mga doktor doon at ang mga nurse doon, hindi makapaniwala. Sabi, milagro lang. Ito po yung kapatid niya. 9 days pa lang po yung distributor that time. Siya po yung tumawag sa amin. At after 2 weeks, na-discharge na po siya, na-improve. Actually, 4 po yan sila, no, sa ICU. Yung 2 po, nagpa-opera, patay. Yung 1, hindi nagpa-opera, patay. Yung sa atin, nag-aim global, buhay. At ang maganda po ngayon, nito, nagtatrabaho na po at nagne-network na po siya ngayon. No, nagsisimula na po siyang mag-network. So ito po yung mga pasyente namin. At ito pa po, isa pa. Usually, sanay na po ako makakita ng mga pasyente ko na bumababa ang sugar. Pero po ito, sinare ko po sa Facebook. First time ko po mag-share sa Facebook. Siguro ngayon po, nakikita nyo po ito kumakalat sa timeline nyo kasi sinare na po siya ng AIM Global. Ito po, 3 pasyente po na sunod-sunod. More than 10 years na po silang pinapahirapan ng diabetes, hindi po nakatikim ng normal. Pero after 1 month lang po, ng pag-inom ng C24, Colidus at Restore Life, normal po lahat ng kanilang blood sugar. So first time po yan sa buhay nila. Actually, may kasama pa yan na nag-i-insulin na. Nagmamakaawa, Dok, ano ba pwede mong maitulong? Gusto ko tabletas na lang. So niresetahan ko ng synthetic, sinamahan ko ng AIM Global Supplements. After 1 month po, nag-normal din po ang kanyang blood sugar. Actually, may ginawa pa po akong experiment niyan. Itong grupo na to, may pneumonia, may grupo na to, pneumonia. Ito po, synthetic lang po. Ito, may kasamang C24/7. After 1 week, pagbalik nito sa akin, marami pang premas. So, nag-extend pa ng antibiotics, hindi pa makabalik sa trabaho. Pero ito pong grupo na ito, na may C24/7, after 3 days, pagbalik po, wala na pong marinig. Normal na po. So pinapatuloy lang po yung kanilang antibiotics at minimaintain yung C24/7 at mas maaga silang nakakabalik sa trabaho.